Ang hindi ko lang kasi maintindihan, UP, like PUP, is a government-funded institution. Gobyerno ang nagpapatakbo ng mga eskwelahan ninyo. Government officials ang administrators ninyo. Pero sila lang din ang nagtuturo sa inyo para mag-alsa against the government? Guys naman! Ano yan? Eskolar kayo ng bayan. Ang bayan ang nagpapaaral sa inyo. Eh, ang ginagawa nyo? Pinapatay nyo kapwa Pilipino? Ang napakarami ng mga activities ninyo ni hindi man nakatulong ng bansa. Kayo nga yung pinakamaiingay eh. Matatalino pero maiingay para sa mali. Yan kayo. Proud na kayo dyan. Kasi yan kayo. Hindi lahat sa inyo may mga kakilala naman akong hindi nag-alse. May mga kakilala naman akong successful pero mas marami pa rin talaga ang maingay na wala namang ambag. Diba? Raise your hand challenge naman po tayo sa mga bagong lies about the UP Accord na tinerminate ng DND. Raise your hand kung naniniwala ka na i-raid down ng PNP at AFP. Ang UP, mali, wrong. Number two, ilalagay daw sa alanganin ang mga estudyante ng UP. Mali, not true. Ang totoo po niyan, ilalagay lang po ang AFP at PNP dyan para naman po magkaroon din po ng chance na maipresenta ang side ng gobyerno at hindi lang po puro leftist ang nagsasalita. Yan po talaga ang rason. Wala pong raid at hindi rin po pinagbabawal ang mga rally. Ang problema lang kasi, ipinagbabawal ang pagre-recruit kasi napakahirap naman kasi kung ang AFP na naman ang magsasauli ng mga katawan ng mga pinatay nila doon sa bundok. Diba? Let's all help each other, guys. Let's be on one side. Protect UP. Raise your hand! Vice President Lenny Robredo, may tanong lang po ako. Nung isinulat po, nilagdaan at pinalabas ang EO70, ang Whole of Nation Approach, asaan ka po? Hmm? Wala ka naman siguro sa Bicol. Asaan ka? Sa opisina mong walang intelligence? Ay, intelligence fund pala. Kasi madam, sa lahat kasi ng sinasabi mo, napaka-against mo sa government, no? Mm-mm, ayaw mong ma-rectag, pero yung puso ng pagiging yellow mo masyadong ma-NPA, madam. So ano, ikaw yayakap sa mga nanay na namamatayan ng mga anak dahil doon sa pinanggagagawang kagaguhan sa UP? Hmm? We are not discouraging criticism, madam. Ikaw po ang mother of all criticism. That's the reason why you're popular, di po ba? Pero, may mga namamatay na po. May mga nalilinlang at nasasayang ng mga buhay. Mm-mm. Hindi mo rin po ba naiisip yon? Hindi po na po process ng utak mong abogado naman sana. Ano na naman sinabi mo, Kiko Matsing? Ang UP ay citadel of freedom and democracy? Pero yung napaka-defensive sa UP ngayon, ay ang mga komunista. Ang yari, Kiko! Hindi na naman kayo na-brief, no? Yan kasi ang sinasabi ko sa inyong mga negatron. Akala niyo talaga makakaisa na naman kayo sa gobyerno? No! At saka nagsalita na rin po si Juan Ponce Enrile. Wala daw ang agreement. So what now, UP? Yan ang sinasabi ko. Errant children that need to be punished and cleansed and put in line. Yan! Kasi ang kabulastugan ninyo has to end. No one else has to die except your ideology na walang naitutulong sa Pilipinas. Kaya, well, ingat! Good evening po. Lalo na po sa mga negatron na galing sa UP na napatrend na naman daw ako sa Twitterverse. Oh my gosh, big deal? Okay, need I remind you po ah, ang pagka-trending ko po sa Twitter kasi sa galit po ninyo, same lang po yan sa wala kayong napatalsik na presidente, wala kayong napapanalong senador, at ang presidente ng Republika ng Twitter ay hindi po presidente ng Republika ng Pilipinas. Mm-mm. So speaking po sa presidente natin, same din po yan sa inisip ni SecDel ay, una, hindi kayo special. Pangalawa, kailangan na po talagang halungkatin ang pinagagagawa niyong kagaguhan dyan sa UP at PUP. At kailangan na pong mawakasan ang pinagagagawa po ng CBP, NPA, NDF dyan sa mga eskwelahan na yan. Simple. Di ba napaka-smart niyo? Hindi niyo gets yon. And if you have nothing to hide, then open your doors. Welcome the government. Good morning po.
Lalo na po dyan sa lawyer po ng teroristang NPA na may apelidong sounds like tutule. Yes, madam. Ayoko pong sabihin yung pangalan nyo. Para po kasi siyang balikas in Bisaya. Hindi ka pa rin po ba nadala na inapakan ka na ni Yusek Lorraine Badoy? So ako naman yung babanggain mo. Una po, madam, wala ka pong ipapanalo na kaso para po sa mga kliyente mo. Kaya mag-ingat ka po. Huwag ka pong makipag-away sa akin dahil hindi po ako ang kalaban mo. Mag-ingat ka sa mga kliyente mo dahil hindi ka useful. Wala kang naipapanalong kaso at baka ipagaligpit ka niyan. Ipapatay ka, ilagay ka sa shallow grave at gagawin kang aksidente. Tapos, sisigaw-sigaw yung mga yan na ang gobyerno na naman ang nagpapatay sa'yo, madam, ha? Gusto kitang mabuhay ng matagal. Gusto ko talaga na makita mo yung regret sa mukha mo na mali pala talaga yung pananindigan mo. Ingat ka, madam! Ano kasi ng difference ng mga tao na naghahanap ng affirmation sa social media at nasa social media kasi wala lang. Oo. Ako kasi yung tipo ng tao na gagawa na talaga ako ng video dito. Kung may manood, okay. Kung wala, okay lang din. May pumansin, okay. Pag wala, okay lang din. Pag-usapan niyo ako, bakit? Yumaman ba kayo dyan? Diba, sisiraan niyo ako, bakit? Nung siniraan niyo ba ako, gumanda po ba kayo? Umasenso po ba ang mga buhay ninyo? Akala niyo po ba napakalaking deal sa akin, whether mapag-usapan o hindi? Gumagawa lang po ako ng content. Yan po, di ba, yung reason kung bakit may TikTok? Kanya-kanya po tayo dito ng pagawaan ng content. Di ba? Kung yung content mo, nakikisabay ka sa paninira sa akin para sumikat ka, girl. So hanggang kailan yan? O tapos, ilang porsyento sa akin dyan? Di ba wala? Kasi hindi mo kaya, girl. Hindi mo ko kaya. Kaya please lang, no? Do your own shit. Sige, story time. Wala daw recruitment sa UP? Perfect. In 2017, I actually visited a few friends in Tanhai City. They were my favorite army officers at that time. They captured a girl named Miles Albasin. She was a graduate of UP Cebu that even the UP chancellor had to confirm that indeed she graduated in June 2017 and that she was also secretary general of Anak Bayan. Some of her friends said that she did try to get out of the movement, but of course, once you get in, you're never getting out unless you're dead. So now Miles was captured with, I think, 8 others, and she was found with a lot of firearms. Oops, tas hindi pa rin NPA. Tama nga naman. Now, she's from Cagayan de Oro City, and guess what? None of her friends came. Nope. It was the ding, 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 the AFP who called her parents, who are in Cagayan de Oro City, to coordinate kasi kailangan naman kasi siyang dalhin eh. So, ang army na naman ang nagsauli sa kanya sa parents niya. I think she's still in jail. Now, explain, UP. Walang recruitment. So, ano na? Real talk lang ha. Hindi naman kasi ako nagsishare ng anything na hindi ko naman alam myself. I'm pretty sure Miles remembers everything wherever she may be now. And the fact that wala talagang say ang nakbayan sa kanya, mega deny of her existence, pero Secretary General siya. Napakaraming firearms at napakaraming damning evidence against them. But beside the point, ang point kasi ngayon, di ba, UP, paki-explain po na wala nga daw talagang ginagawang kabulastugan dyan sa inyo, but some of your students have photographs na nakasablay ang gagwapo't gaganda. Well, not really. But, you know, fresh, hindi pa patay. Kunwari inosente. And in another picture, patayayay na sila. At yan na yung bangkay na isa sa uli sa parents nila. So what now, UP? Isama niyo si Agot Isidro. I'm pretty sure she's got a lot to say. You know her. She's super smart. Eh, kaya ngayon. UP. Ingat kayo dyan. It's ironic, no, na pinagbabawal ang AFP at PNP sa mga UP and PUP campuses, pero yung mga leftists, napaka-welcome? Talaga? Ano ba ang niaambag ng mga leftists na yan? Sige nga, Joma Season, ilang ospital ang naipatayo mo? Ilan? Ilang eskwelahan ang napatayo mo, Beshi Web? Ilang tao ang yumaman dahil sumuporta sa'yo? Ay, yumaman lang naman kayo kasi mga corrupt kayo eh, no? Mega extortionists! Now it's over. Alam na ng buong Pilipinas kung ano kayo, UP. Hindi naman lahat sa inyo, pero dapat kasi, di ba, pag may ipis ang isang bahay, pinapatay ang ipis, nililinis ang bahay na yan. Ako, I'm not for defunding you kasi marami naman sa iyo ang kailangan talaga ng tulong, pero sana, no more leftists. Cleansing na. Bye-bye!